You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Sa gitna nga po ng kagipitan or ng kahirapan, dito po ipinakita ni Mayor Vico Soto, ang mayor ng Pasig, na siya ang mayor na maaasahan. Napakarami po ang humanga sa batang mayor ng Pasig na ito dahil doon po sa gitna ng napakapanganib na panahon, doon niya ipinakita na siya po ang mayor na talaga namang inilukluk ng mamamayan ng Pasig na hindi sila bibiguin. Kamakailan lamang po ay naging issue sa national government ang pagpapatupad po ni Mayor Vico Soto na ang tricycle ay patuloy nga pong bumibiyahe. Dahil dito, marami po ang nangundina na bakit po sa Pasig ay pwede. Lahat po ng mayor ay sumunod maliban kay Mayor Vico Soto. But then, dahil nga po isa siyang mabuting mayor at maunawaing mayor, ipinaglaban niya ang nasabing tricycle pagbiyahe ng mga tricycle po doon. Sinabi rin ng iba na pwede namang one passenger sa isang tricycle para lang kahit papano ay may transportation na maghahatid kung saan man sila pupunta, especially sa hospitalization or sa hospital. Dapat din na may alcohol ang mask and mask na ipoprovide po ng nasabing municipality ng Pasig ang lahat po ng babiyahe. Ibig sabihin, kailangan i-orient sila for sanitation at for disinfectant kung ano ba yung dapat nilang gawin para maingatan nila ang sarili nila at ang kanilang pasaheros. But anyway, narito po ang isang netizen na si John Maraginot. Si John Maraginot po ay isang founder and chair Youth Lead Philippines. Yan po siya. At narito po ang naging bahagi niya or pahayag doon nga po sa paglaban ni Mayor Vico Soto sa pagkakaroon po ng transportation in spite na ito po ay na-ban na ng government. Sabi niya ni John Maraginot, "We are seeing a fall of this young mayor. Unfortunately, some of our privileged politicians only see his emptiness, not because he is so. He is simply a threat. The national government should leave to hardworking LCES like him, there to respect and acknowledge a grassroots leadership." On a different note, the regulation to have one passenger per tricycle was one of the topics discussed last Tuesday in the CDRRMC meeting of LGU, Tagbilaran. It shows that Mayor Vico is not alone in this thinking. Suggestions like this come when our leaders listen, drive empathy, and analyze a problem from an ecosystem perspective. A big shout out to our leaders, government and churches in Tagbilaran City and Bohol for a job well done. Of course, to Mayor Vico, continue to be a beacon of hope to us Filipinos. I know this small setback will not dampen your indomitable leadership. You no longer have only Pasig City behind you. You have the whole nation. Have faith. Grabe, alam niyo po, napakarami po talaga ang humanga kay Vico Soto. At hindi po nagkamali ang Pasig sa pagkakaroon ng young leader na ito. Kaya napaka naman, sobrang pasasalamat ng mga taga-Pasigenyo. And of course, proud na proud ang kanyang parents na sina Connie Reyes at Vic Soto sa kanilang anak na lumaki na may takot sa Panginoon. So yan po ang ating Showbiz Snap Update. Ano po ang masasabi nyo sa ating article na ito? Ilagay lang po ang inyong opinion sa ating comment section dahil ang inyong pong opinion ay mahalaga sa amin. And images courtesy of Vico Soto and of course, John Maraginot FB page. Thank you for watching Showbiz Snap!